Bagong hirap ah. Kaya mo yan. Mas mamubukha ka mo naman yan kaysa ako. Yan, tulad mo konti. Putang ina mo. Go. Tang ina mo, sports bike. Valentino. Dingsi. Okay, sige Perch, magala ka na, thank you. Sige, master. Ito yung sticker master, lagi ko lang dito. Oo ba? Okay, good afternoon mga kamoto hooligans. So bago reviewin ni Master po to is may pupuntahan muna siya. At bago natin bigyan ng full review yung bike na ginawa natin dito is pakita muna natin yung montage niya na ginawa syempre ng ating kaibigan na si Chris. At may vlog din siya yung biyahe ni George. So appreciate nyo muna yung bike. At good afternoon mga kamoto hooligan. So September last year 2022 nung ipasok sa atin tong SZ150. So ito ang dating itsura niya. Ayan. So from there gusto nila yung medyo Bristol 650 na looking na bike. So pinagbigyan natin sila. Pero nag-start tong project nito is mga late November last year. So sinimulan siya halos December na dahil marami tayong mga in-order na mga parts. Dahil kung mapapansin nyo, halos ang natira na lang talaga sa bike is yung engine at yung pinaka-frame niya. Pero pagdating ng kalahati is binago na natin lahat. The rest ay idinagdag na, katulad ng wheel set, yung swing arm binago natin. Tank, seat, lahat. So i-explain lahat sa atin ni Master Puto yan. So bigyan ko lang kayo ng glimpse ngayon ng
status itong bike dahil ready for releasing na yan. So ang inaantay na lang natin is mga hose na lang para syempre sa oil cooler na ipinadagdag nila. So far so good at masaya naman yung mga client natin. At dumating na rin si Master Potoy para explain sa atin, may binili lang yan. So ayan, reviewin natin yung bike mula sa pagkagawa natin from scratch. Alright. So ayan, hayaan ko na muna si Potoy ang mag-explain sa inyo. Yes sir? Okay. So Master Potoy, paki-explain naman yung ginawa natin. Nag-convert tayo ng fork. Yung fork na to galing kay Elias. American Eagle to. Yung fork assembly. Tapos converted din yung sa caliper para hapit dito sa disc plate. Tapos gumawa rin tayo ng nag-fabricate din tayo ng headlight bracket para dito lang sa gitna. Tapos yung kabitan mismo ng headlight, doon ko kinabit yung signal light. Nag-install ng digital gauge, stock handlebar ng QA. Yung riser niya, in-extend ko lang ng 3 inches para tumaas. Mahabang tornilyo tsaka tubo. Nagbumili ng raw tank. Side panel na may compartment. Andito yung battery, CDI, flash relay, starter relay, nandiyan lahat. Seat frame, fabricated. Siyempre, shoutout mo. Tatay Hems, gawa ng Tatay Hems. Tatay Hems. Siya lagi ang gumagawa ng mga seat. Sira pa yung makina niyan. Nantay pa natin. Carrier. Bracket ng fender. Meron pa yung bracket dito sa ilalim. Para talagang nalalagyan na mabigat tong carrier. Andito rin yung wiring ng ano, ng tail light, signal light, nasa ilalim lahat. Fabricate din tong plate holder kasama yung signal light, tail light. Extended din ng 6 inches. Tapos yung pipe na ito galing ng online. Gumawa ng resonator, re-elbow lahat. Tapos nag-fabricate na resonator. Kasi ito walang laman to eh. Mm-hmm. Yung pipe na to. Tubo lang to. Tapos may nakaharang lang din sa gitna. Tapos yun, baklas lahat ng fairings. Walang natira. Step nut. Ina-order natin yan. Online lang din to. Tapos oil cooler. Yung oil cooler, inaantay pa yung tubing para ma-install na yung linya. So mga ano, mga accessories katulad ng mga side mirror, bar end. Bar end, side mirror. Additional na lang yan sa mga handle grips. Bagong tanggalin na ba natin? Pagbos, ayan na sila. Ah, sige, bagong gauge. Palika buong pa sa akin. Ayan. So the rest yun naman yung ano, so yung sa tanke, ano ba ito? Papalitan. Papalitan pang samantagal lang po yan para lang ma-secure yung gas kasi kinitest ride natin. Lahat to online. Tank, raw tank, signal light, shocks. Ito Owens, adjustable. Pag dalawang tao, isang tao. Pero isang tao lang malagi nasa ID dito. So yan, mostly yung buong bike na halos yung nabago. So ano masasabi mo regarding sa project na to? Ano yung mga naging struggles mo at mga challenge para gawin yan? Yung ano lang, yung height, hirap ibaba. Kasi sporty yung ano nito. Sporty yung frame eh. Kasi SC150 siya. Ginugaduga lang. So sport type talaga yung bike. Layo talaga sa itsura ang kinalabasan. At yun, pakisabi sa nila, anong nasira sa'yo, anong ginagawa mo to? Hindi to yun. Hindi ba yan yun? Kasi at papawin. Hindi nyo alam, muntik mabulag tong hayop na to dahil nag-grinder na hindi naka
Agagins. O tinaas mo nga. Dito nga lang. Ayun. Advisory. Anong advisory sa mga nagbibuild? Huwag kayong maggagamit ng grinder nang hindi kayo naka safety gear. Yeah. Ilang beses na yan. So, pangalawang beses mo na yan! So, yung mga ganung ano is kasalanan na yun. Human error na yun. Alam nyo naman ito pa yun. So, 1 week tayong nagpahinga para lang din sa recovery niya. So, halos ang bike na to is umabot din ng, sabihin na natin ng pautay-utay is umabot din ng 3 months. Yung pinaka-max. Nakadagdag din ba dun yung availability ng parts? O... halos nag-antay din kami. Usually a week bago dumating yung mga sinalpak natin. Lalo na yung sa seat, natagalan tayo sa seat. Kasi nasiraan din ng makina. Ito actually, tapos na ito eh. Kaso yun, nagpa-additional sila ng oil cooler. Cooler, yan. Yung oil cooler, dahil wala namang plug and play talaga sa SC. So yung para dito sa line, sa linya nga, naantay pa natin yung sa, in order sa online. Wala pang ano yung linya. Pwede na ito eh, pwede na iuwi talaga. Oil cooler na lang. So ayan, wala ka na bang i-explain? Not. Wala naman na. So ayan mga kamotohuligan, sana natuwa kayo sa project natin dito sa SC-150 na ginawang bobber, na ginawa siyempre na nag-iisang master potoy under MHG. At yun, sa mga interesadong magpagawa pa ng gento, kung tatanungin niya kung posible ba yung mga sporty type na bike, eto na po yung pinakamagandang example natin. So, kontakin niyo lang po kami, pero mas ma-appreciate namin kung kayo mismo yung pupunta dito para mapag-usapan ng personal, kasi online hindi natin masyado nahaharap dahil marami rin tayong project pang inaasikaso. So ayan mga kamotohuligan, sana nag-enjoy kayo dito. At syempre shoutout kay Papi Lloyd behind the camera. So maraming maraming salamat. Dito na muna natin tapusin ang episode natin sa SC-150. This is the Goon, Master Putoy, Oti, and Papi Lloyd behind the camera. And we're fucking out!